Welcome sa aking munting channel. Isa na naman pong inspiring love story ang ibabahagi ko. Ito po ay kwento ng magkasintahan na magkaiba ang kanilang lahi at kung anong hamon ang kinaharap nila bago matuloy ang kanilang kasal. Kung interesado po kayo ay ipagpatuloy nyo ang panunood at alamin natin kung ano ang ginawa ng binata para matuloy ang kanilang kasal. Kayla, welcome back friend. Iba na talaga pag galing Japan, pumuputi. Bigatin ka na talaga. Tuwang-tuwang sabi ng kababata na si Bella. Nambobola pa, huwag kang mag-alala. Hindi ko kinalimutan ang pasalubong ko sa'yo. Binibiro ang kababata sabay yakap dito. Miss na kasi niya ito. 5 taon kasi siya sa Japan bago makauwi sa kanilang isla. Nagtatrabaho siya sa Japan bilang translator. Dahil sa kasipagan, madali siyang nakaipon. Bumalik siya ng Pilipinas para magpakasal. At di lang pasalubong ang baon mo, pati gwapong hapon. Mga nakagiting sabi ng mga kapitbahay niya habang naglalala o gumagawa ng mga basket. Nihiya namang tumingin si Kayla sa boyfriend na hapon na nakangiting nakangiti sa mga kapitbahay niya. Isang photographer si Jairo at si Kayla naman ay naging translator sa isang TV project at doon sila nagkakilala. Naging magkasundo si Kayla at Jairo kahit magkaiba ang kanilang lahi. Naging magkaibigan sila at sa bandang huli, niligawan na nga ni Jairo si Kayla. Matagal siyang nanuyo sa dalaga at bago umuwi si Kayla sa Pilipinas, nag-propose si Jairo sa kanya at tinanggap naman ito ni Kayla. Ang gusto sana ni Kayla ay sa Japan na magpakasal. Pero ang gusto ng binata ay makasama ang pamilya ni Kayla sa araw ng kanilang kasal. Ah, thank you. Iyon lang ang nasasabi ni Jairo pag naririnig niya ang salitang guwapo. Naiintindihan kasi niya ito at talaga namang makisig at magandang lalaki si Jairo. Mula sa best friend hanggang sa kapitbahay niya ay botong-boto sa binata. Pero ang ama ni Kayla ay tutol sa relasyon nila. Kararating pa lang nila, ipinakita na agad ng ama niya na ayaw niya dito. Napakaraming binata dito ang gusto kang pakasalan. Mga kilala pa natin kasi nga dito lumaki at tiyak na sanay din sa hirap ng buhay. Bakit sa ibang lahi ka pa magpapakasal? Masyadong konserbatibo si Mang Pedring. Para sa kanya, ayaw niyang mahaluan ng ibang dugo ang kanilang angkan. Dahil dito ay nagtampo si Kayla sa ama. Pero pinipilit ni Jairo si Kayla na huwag magtampo sa ama. Kahit alam ni Jairo na ayaw sa kanya ng ama ni Kayla, imbis na lumayo dito ay lalo siyang nagpalakas dito. Ipinakita niya na talagang mapagkakatiwalaan siya ni Mang Pedrin. Nakisama siya sa mga binata doon sa pangingisda. Kumukuha siya ng mga litrato, pati ang paghahabi ng mga kababaihan sa malapit sa dalampasigan ay kinukuhaan niya ng litrato, pati ang magagandang tanawin at ang mga tao roon na tuwang-tuwa naman sa binata habang kinukuhaan sila ng litrato. Ang akala ni Kayla, kinagawa iyon ni Jairo para makisama lang sa mga taga roon sa isla. Pero may mas malalim palang dahilan si Jairo kung bakit niya iyon ginagawa. Dahil biglang nagulat sila. Dahil dumami ang bumibisita sa isla para bumili ng kanilang mga produkto. Dahil doon, hindi na kailangan pang pumunta ng mga taga-isla sa syudad para ibenta ang mga produkto nila
at huling isda sa murang halaga. Dahil binabarat sila ng mga taga-syudad, kaya ibinebenta na lang nila kahit nalulugo sila. Kaya pala nagkaganoon ay dahil sa tulong ni Hiro. Inilagay nito sa website sa internet ang magagandang litrato ng isla, ang mga tao, ang mga paninda, para makita ng mga tao. Grabing sakripisyo ang ginawang ito ni Hiro dahil maghapon itong nagpapagod. Minsan inaabot pa nga ito ng madaling araw para ayusin ang mga larawan sa kanyang website. Simula noon ay marami ng tao ang naghahanap ng supplier ang bumibisita sa isla nang makita na totoong maganda ito tulad ng nasa litrato sa website ni Hiro. Sila na mismo ang lumalapit sa mga tindero at tindera para bumili doon ng maraming produkto. Talagang masayang masaya ang mga taga roon dahil hindi na sila nagpapagod pagpunta sa syudad para magtinda doon. Labis ang pasasalamat ni Kayla kay Hiro nang makita ang ginawa nito para mapasaya siya. Sinabi naman ni Hiro na kaya niya ito ginawa para mas pasaya ang mga taong malalapit at mahalaga sa dalaga at para makatulong sa ibang tao na nangangailangan. May kabutihan namang idinulot para kay Hiro ang ginawa niyang pagtulong dahil nang makita ito ni Mang Pedrin, gumaan ang loob niya sa binata. Kayla anak, ikaw na ang bahalang mag-translate nito kay Hiro. Hiro, maraming salamat sa ginawa mo para sa aming barangay. Ipagpaumanhin mo ang hindi ko magandang pakikitungo sa iyo noong una. Ngayon ko napatunayan na kaya ka pala ipinagtatanggol at minahal ng anak ko ay dahil napakabuti mong tao. Hangad ko ang inyong masayang pagsasama. Pagka-translate ni Kayla kay Hiro ang sinabi ng kanyang ama, tuduyo ko at pasasalamat ito kay Mang Pedring dahil sa wakas ay ibinigay na nito ang basbas o pahintulot sa kanilang pag-iisang dibdib. At nagkaayos na nga ang pag-ama. Ang buong barangay ay nakipagsaya sa pag-iisang dibdib o pagpapakasal ni Kayla at Hiro. Habang patuloy naman ang pagdami ng mga bumibisitang turista at dahil dito, mas naging masaya at maunlad ang buhay ng mga taga-isla. Di nila akalain na pati sila ay maaampunan ng pagpapala dahil sa pagkakakilala at pagpapakasal ni Hiro at Kayla. Sa kwento po ng pag-ibig ni Kayla at Hiro, matututuhan po natin na ang tunay na pag-ibig ay napakalakas na pwersang kayang tibagin kahit anumang pader ang humarang. Pader man ang pagkakaiba ng lahi, uri o pamumuhay at wika ang namamagitan. At sa halimbawa po ni Hiro, isang kapakinabangan na huwag gumanti ng masama sa masasamang pakikitungo sa atin ng iba, bagkos ay gantihan natin ng kabutihan ang kasamaan. Dahil ang ginawa pong ito ni Hiro ay para siyang nagbubuhos ng tubig sa isang apoy. At kapag humupa na ang init, lalamig din ito. At ang ginawa nating kabutihan ay may kapalit na pagpapala. Kung nagustuhan niyo po ang kwento na ibinahagi ko ngayon, ay pakilagay lang po ng comment niyo sa baba. Pakishare and like. At kung di ka pa nakasusubscribe, ay mag-subscribe ka na! Pakipindot din po ang notification bell, bell all, para maging updated ka sa lahat ng video na aking i-upload. Shout out nga po pala kay Perolina Jeric, Court TV, at maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa aking munting channel. Bottles, popping bottles.